Hi guys, welcome sa week 3 ng aming renovation. So yan, pinapabuffing lang namin yung aming countertop kasi dyan lang namin nalaman na quartz pala yan. So may kaibigan si Rodney, nandito nagtatrabaho, yan, marble and granite stone, marami po dyan na mga murang granite and quartz. Baka gusto nyo pong mag-visit. Ayan, pinabuffing lang namin siya kasi ito yung lumang quartz ng ate ni Rodney. So, binigay lang siya sa amin. Pinamana lang. Ayan, kung makikita nyo, meron silang tag 6,500. So, ang laki din pala ng na-less namin. So, thank you kay Ate Rose and kay Kuya Atan na ibinigay niya sa amin tong quartz na countertop. Sa Wilcon, ang price ito nasa 17,000. So, sobrang laki talaga ng natipid namin dahil dito. Naka-less kami. And maganda pa yung countertop namin. Week 3, nung nalaman din namin na naikabit na pala yung Meralco namin, hindi pa nga ito napansin ni Rodney, hapon na niya nakita na naikabit na pala. Then yun, medyo kinakabahan kami kasi nga, marami kaming naririnig na ang problems ay nasa breaker or walang power yung mga outlets. Pero very thankful talaga kami sa gumawa nitong bahay namin kasi halos hindi naman kami talaga nagkaroon ng malaking problema. Kung nagkaroon man kami ng problem, sobrang nasolusyonan agad-agad. And eto, yan, tinry lang namin na buksan yung mga ilaw. Tapos, nagtry din kami na isaksak sa mga outlets yung aming charger. Actually, hindi kami handa dito. Kasi nga, biglaan yung pagkakabit ng Meralco and wala kaming dalang charger. So, nanghiram lang talaga ako ng charger. And yung headset ko lang yung ginamit. Para ma-check talaga namin kung okay na. Kasi malapit na rin matapos yung bahay. And yet, ngayon lang naikabit yung kuryente namin. So, ngayon pa lang namin malalaman kung may problem. And, ang worst doon, kapag may problem yung unit namin, ayan, kung makikita nyo, meron na kaming cove light. So, magbabakbak kami ulit dyan. Para lang mapaayos yung outlet. So, very thankful kami na kahit isa sa mga outlets na yon walang naging problem. Kahit sa aircon, kahit sa breaker, walang nagtitrift. And may mga labels pa yung aming breaker. So, sobrang thankful kami sa naggawa talaga nito. Yung contractor na nagawa ng bahay namin, sobrang pulido. Thank you talaga sa kanila. Para naman po sa mga magpapalagay ng aircon yan, yung outlet na yan na pinagsasaksakan ni Rodney, for aircon na po yan. So, hindi nyo na kailangan magpalagay ng breaker, split type man or window type. Kasi nakaabang na siya. Siyempre, yung contractor namin, tuloy pa rin ang gawa. And ayan, naikabit na nila and na-testing na yung cove light. Pinipinturahan na rin siya para ma-finish na and mailagay na rin yung ibang mga ilaw. So hopefully, matatapos na siya within this week or until next week, week 4. Yan si Kuya Toto. Siya naman yung naka-assign sa carpentry. And yun sa paglalagay ng aming countertop. So, ito isang bar table siya na ginawa namin drawer yung ilalim. So, nagkakabit na rin sila ng hagdanan kasi pipinturahan na rin nila yung second floor sa may taas ng hagdanan and lalagay na rin yung nabili namin na ilaw. Medyo minamadali na rin nila yung paggagawa ng bahay kasi napagkasunduan namin ni Rodney na magpa-blessing na kami this coming Saturday which is birthday ko. Birthday ko and 31st birthday ko and isasabay na namin siya para syempre malipatan na rin namin kasi magdodoble gastos pa kami pagka nagtagal pa at hinintay namin yung birthday ni Rodney kasi yun talaga yung original plan. Sa birthday ni Rodney kami magpapa-blessing kasi 30th birthday niya. Kaya lang syempre sayang naman, 'di ba? Doble-doble yung gastos, magbabayad kami ng internet dun sa tinitirahan namin ngayon kay la mama and yung tubig, kuryente, tapos at the same time magbabayad na rin kami dito. Sa amin dalawa, si Rodney talaga yung pinaka nai-stress kasi siya talaga yung hands-on sa pag-check nung mga ginagawa. Tapos, binabato niya lang sa akin. Kumbaga, sinesend niya lang sa akin kasi nga, kakabalik ko lang din sa work. Sobrang nagagandaan ako dito kasi halos lahat talaga ng design dito, ideas namin ni Rodney. And then, syempre, si contractor, nagbibigay din sila ng ideas nila, like yung yung architect namin, si Kuya Darcy, siya yung nag-suggest na sliding door yung gamitin namin. So, yun. Tapos, si Kuya Elmer naman, sila din yung nag-suggest naman na yung countertop is gawing drawer yung ilalim, tapos medyo magbabago yung design. Ayan, yan yung mga binili kong ilaw.
I-share ko din sa inyo yan sa susunod na vlog ko kung saan namin siya nabili and kung magkano siya. Sobrang mura nito, as in 1,000 pesos and hindi siya umabot ng 2,000 bawat chandelier. So, makakamura ka and at the same time, yung quality ng product is ma-achieve mo talaga. Sobrang ganda. Walang pagsisisi. Napakaswerte namin sa contractor namin kasi hindi talaga sumakit yung ulo namin na yung sabihin mo na hindi ito yung gusto namin gawin, ibahin nyo to. Wala kaming pinaiba doon. Siguro may mga times na nai-stress kami ni Rodney kasi syempre yung budget kasi namin medyo lumalagpas na siya talaga doon sa designated na budget namin. Pero although alam naman namin talaga na possible siya lumagpas kasi nga may mga pinadadagdag kami, meron kami mga pinapa-enhance kasi syempre gusto namin all out na yung pagpapagawa namin ng bahay. And yan, buti na lang din dumating na yung aming in-order na pull-out cabinet, yung plagaya ng mga plato kasi sobrang tagal ng pagdating nito. Sobrang tagal namin diniliver kasi nag-order lang kami nito. I-share ko rin yan sa inyo. Possible na ilagay ko dito yung link sa description box. And ayan, sobrang natagalan yung pag-deliver. Buti na lang nakaabot siya kasi malapit nang matapos yung bahay nung dumating yung pull-out cabinet. Pero other than that, hindi na talaga sumakit yung ulo namin kasi yung sabihin mo na si contractor, hindi nagagawa yung gusto mo, hindi mo makita yung ito talaga yung gusto ko. Hindi, hindi ganun. Sobrang nagugustuhan namin bawat ginagawa nila. Yung cove light, yung drop lights, etong cabinet, yung pull-out dish cabinet, okay na okay. Sobrang ganda yung subway tiles, yung pagkakalapat. Lahat-lahat, sobrang gustong-gusto namin ni Rodney. Natutuwa talaga kami kasi hindi namin nakalain na yung budget namin is ganito na kaganda yung kakalabasan. Alam niyo yon kasi sa ibang contractor siguro aabutin ko ng 400,000, 300,000. Pero kami, i-reveal namin sa inyo bago matapos yung vlog kung magkano yung nagastos namin. Mga pintura tapos yung ilalim ng hagdanan kasi nga pinatakpan namin siya and all in all super ready na talaga kami pagdating ng Saturday para kaya kung makikita nyo hindi na sila masyadong makausap kasi sobrang busy na talaga sila, gusto na nilang matapos. I-share ko lang sa inyo yung aming mga tao behind this wonderful creation. Si pintur-pinturan I'm Rupinuririr Ward is finishing carpentry. Edison, ako nga naglinya ng mga ano ito, kung like design why? Elmer Morales, ano lang, designer. Designer lang. Reynaldo ako sa Amazon. Ayos yun, ha? Designer lang. Welcome and enjoy!